ba? Hindi. Dalawa kay JC, isa kay Dennis. Isa kay Dennis. Gano ka hot? Sizzling hot. Hindi naman, hindi naman. Hindi kasi, I think because it's Kim, so hindi mo na-expect na gagawin ni Kim yun. Si Kim parati pagka... So masusurprise talaga kami kay Kim dito? Masusurprise kay Kim. Si Kim kapag hindi siya mahahaba yung mga love scenes because I don't really need... Hindi naman kailangan na mahabang love scene para doon sa pelikula. Hindi naman siya... Hindi naman namin na-achieve na... Hindi siya one true love scene, one great love scene. Three great love scene. Three great love scene! Pero sinabi niya sa'yo na it's first time niya nagugang karoon ng... First time siya ba? First time. Yes, first time. Adulting na siya. Paano kinabing si Direk? Before we started the movie, Kim wanted something different. That's why she accepted the role. That's why she... She was up for the challenge. Yes. So sabi niya, I want a different me. So yun ang yun, binitawa niya sa amin. Kaya, of course, hindi naman namin gagawin yun. Within the limitations also. And besides, I don't want to... Hindi naman ako gumagawa ng R-rated movies. So. Pero kasama siyempre yung love scene kapag... Ay, meron. Okay, so saan yung kanila ni Dennis? Sa bathtub? Hindi, sa kanila ni Dennis sa fireplace. Sa fireplace? Sa Tagaytay. Sa Tagaytay, diba? Wala naman na sumang. Mainit, pero... Yung kanila ni JJ sa bathtub. Yung isa sa bathtub, tapos yung isa sa bed. So, dalawa yung kay JJ. Dalawa kay JJ. Direk, paano siya pinipair? Oo, kasi pinonbin. Parang first time niya to. No. I did not have to convince her because it's in the script. So, alam naman na yung... And I told her naman, sabi ko, Kim, I'm not, the intention is not to do an R-rated movie. This is just to come up with a love scene that's parang tama lang. So, may mga suggestion lang na parang she's not wearing anything. Kita mo siya na kinabahan ba? Medyo, alam mo yun? But you know, one thing with Kim, alam mo mas kinakabahan, she's a real trooper eh. Kaya parang, again, gawin natin to. But of course, nung patapos na yung eksena, kung ano ka man yun, sa fireplace, nung bumababa na sila ng gano'n, nadidinig mo siya, sumisigaw. Nagsushriek ng content. Wala bang... Tapos pag pinapanood, kasi maganda rin kay Kim, she was part of the process of the movie. So, sinali ko siya dun sa edit. The music is her choice. Siya ang pumili ng music. Yung kay dating tayo. And then, for the whole movie. So we were looking at dating tayo. Si yung boyfriend ni Casey Katinda. Sino ba yun? Boyfriend nito? Hindi ko alam eh. Hindi kasi siya. Direk! Aray, di ba? Naka-DJ ano? Direk, ano mga limitations na pinuset niya sa'yo? Wala naman. Ako yung nagbigay ng limitations kasi sabi ko ganito lang gagawin ko. May nangyialam? Ha? Nangyialam si Sia, Diyos. Oh, hindi, wala. Wala naman si Sia. Walang pag-inom ng alak bago mag-take. Maganda lahat. Kasi iba-iba yung natap. Yung isa mas may touching yung isa. Yung isa nasa bathtub. Pero of course, hanggang ganun lang naman yun. Hanggang dito lang. So yung mga love scenes? Ay, hindi yun. Ay, hindi talaga lang nangyay pa nang gagawin niya. Yun yung mga love scenes lahat siya. Alam ka naman, i-demonstrate ko pa sa kanya. Direk mo ko na baka gano'n.